dumating ang time, tingin kayo sa akin. Dumating ang time, si Mama Campanero, pag ganun niya, ng kampana, nabitak yung kampana. Nabitak. Ngayon, tuwing araw ng simbaling ko, kinakalampag niya yung kampana. Pero iba na ang tunog. Hindi na, lembang, lembang. Lembang, lembang. Wala na, paus na. Paus na. Kaya, hindi na, yung mga malalayong lugar, hindi na gaanong naabot para sila paalalahanan. No? Siguro, mga kapatid, yung mga nag-text brigade, pagdating ng oras ng panambahan, test nyo lahat yung mga number nila, pagtawagan nyo kaagad, lembang, lembang ka mo. samba na, ganun. Ngayon, iba na yung tunog, nakikinig po ba kayo, iba na yung tunog ng kampana, ng lembang. Pero alam nyo yung kampana ngayon, origin eh. Mahal yun, may sentimental value yun. No? Anong gagawin? Eh walang magawa, sira na ang kampana. Ang ginawa ni Mama Campanero, nakiusap kay Padir, siyempre. Padir, panitan mo na yung kampana kasi sira na. Si Padir kayo, panitan niya yung kampana. Di ba? Si Padir. Panitan kayo ni Padir yung kampana. Ngayon, ito na ngayon si Mama Campanero. Kinalembang niya. Lembang, lembang. Pero malungkot siya. Iba na ang tanong. At namimiss ng mga parishioner, yung tanong ng kampana, iba na yung tanong. Lembang, lembang! Iba, iba eh. Wala. Parang hindi sila ginaganahan magsimba. May malam niya sila. Ganun na lang sila, pagpapunan sila simbahan. Dati, excited sila. Hey! Madalas pa na yung sapatos mo. Nanginginig pa ba tayo? So, malungkot! Malungkot lahat! Malungkot, malungkot lahat! Alam mo, ito ang ginawa. Yung lumang kampana, ginawa. Ang ginawa sa lumang kampana, tinunaw. Diba? Pwede tunawin yun, di ba? Tinunaw ngayon. It was melt. It was melted. Nung na-melt na ito, binuo uli na bagong kampana. Wow! Bago ba yung kampana? Bago. Pero the same materials. The same na material. Yung ano yung materials na ginamit? Yung pa rin yun. Walang halo. Nung kinabit ngayon yung bago, yung kampanang bago, pero hindi bago, the same material sa ginamit, yung pa rin. Ito ngayon si Mamang Campanero. Kinalembang niya ngayon. Ba? Bubalik yung daging tunog. At mas maganda pa kaysa dati. Tuwang-tuwa ngayon si Mamang Campanero, si Padre din, tuwang-tuwa. Tuwang-tuwa rin yung mga parishioner. Sapagat ang dating tunog, mas maganda pa ay bumalik. Amen. Okay, tingin sa akin. Tingnan mo katabi mo. Yan. Pag hindi po na ganyan, yan, ganyan ang mukha niya. Pero pag na po na ganyan, ganyan pa rin yan. Ang kaibahan lang, nakikita mo na sa kanya ang bagong buhay at ang bagong pagkatao. The same man, the same woman, the same person, the same child, siya pa rin. Pero makikita mo na sa kanya, nagbago na siya. O bakit hindi ka na naninigarilyo? Bagong buhay na, Proton. Bagong buhay na. Bagong buhay na ito. Bagong buhay na. Bakit hindi ka na nagsusugal? Bakit hindi ka na nagmumura? Bagong buhay na to, it's. O, na, bakit hindi ka na kumikending? Dati kumikending ka. Lalaki ka kumikending ka. Hindi, bagong buhay na ito. Bagong buhay na. O, nabahay ka, pero macho-macho mo, malumangat ka, babae ka, tomboy ka, pero mukhang nabibiskita ka na ngayon. Bagong buhay na ito, bagong buhay na. O, di ba? Parehas pa rin ng mukha, pero bagong buhay na. Amen? A brand new person in Christ. Ganun ang Diyos. Nakikinig pa po ba tayo? Busan natin sa unang Juan 1:9. Unang Juan 1:9, 1 John chapter 1 verse 9. Anong sabi nga noon? 1 John 1 na. Sige, hintayin natin si Asher. Patuloy kami maghihintay sa iyo, Asher. Ibu
If we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Ang Diyos, kapag humingi ka ng tawad sa Kanya, hindi ka lang niya papatawarin, babaguhin ka niya. Ibubulagin ka niya. Kaya sabi ni Christ, John 3:5, para ka pumasok ng langit, para makita mo ang harian ng Diyos, dapat born again ka. Babaguhin ka niya. Alam mo, marami akong mga kamag-anak. No? Minsan, gusto nilang lumapit sa akin, pero minsan natatakot sila. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi na nila akong mayaya. Okay, inom tayo, hindi na nila akong mayaya. Hindi ko nayayaya nila ako, inom tayo, okay? Tara! Diba? Ganun eh. Diba? Sugar tayo! Isyo tayo! Sige, tara! Stroll tayo, tara! Eh, kaya hindi na eh. Misa, hindi nila ako maimbitahan eh. Uy, paalis ako eh. Dismitita ko ngayon, hindi nila ako maimbitahan eh. Alam mo kung bakit? Kasi bitoma eh. Kaya hindi sila makapag-imbita. Ako na naman nag-iimbita sa kanila. Kaya birthday ko. 50 years old na ako ngayon. Ihanda niya na yung 50,000 each. Itao ko marito. Yeah, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Kaya alam mo, pag na-born again ka, may bumubulong sa'yo eh. Yes. May kumakausap sa'yo. Oops, wag mo nang gagawin yan bago ka na. Huwag ka nang magmura. Huwag ka nang iinom ng alak. Huwag ka nang bakla, huwag ka nang tomboy, huwag ka nang babayero, huwag ka nang kalakero, huwag ka nang sugarol. No? Nakausapin ka na ng Diyos, mag-bornagin ka na. Sapagkat ayaw ng Diyos na tayong nagpapatuloy sa pagkakasal. Ang tanong nga ito, eh bakit may mga Christian nag-born into sin? Kinausap sila ng Diyos. Kaya lang, hindi nila pinakinggan ng Diyos. Amen? Parang mga magulang niya na kinakausap yung mga anak. Mga anak, mag-aral mabuti. Sabi ng anak, opo! Sabi ng magulang, very good! Pagkalikod ng magulang, Tetris na, oh. Sabihin ng anak, sabihin ng magulang, anak, mag-aral kang maigi. Opo! Pagtalikod ng magulang, yung mga binigay ng mga baon, pinag-detain siya. Eto na, anak. Makikita mo na, detain na yan. Tapos sabihin sa magulang, pam! Dagdagan mo naman yun. Ako, allowance ko. Kulang yun eh. Eh, paparang kulang kasi pinag-detain siya. Pero yun, wala rin ko nun ha. Sabihin mo sa katabi mo, wala rin ko nun. Saan kaya meron? At ano ang sabi ka naman sa aklat ng Nahum 1:3? Bago natin puntahan yung Jude 1:21-23. Nahum 1:3. Tignan nyo. The Lord is slow to anger and great in power. The Lord will not leave the guilty unpunished. His way is in the whirlwind and the storm and the clouds are the dust of His feet. The Lord is slow to anger. Hindi madaling magalit ang Diyos. Nakikinig po ba tayo? Hindi madaling magalit ang Diyos. Ang Diyos, nagpapatawad. Pero ang sabi ng Biblia, the Lord will not leave the guilty unpunished. Pero pag tayo daw ay nagpatuloy sa pagkakasala, and listen very carefully, basahin ninyo ang Matthew 25. Lahat ng pinawag, lahat ng pinuling, lahat ng may pinapagawa ang Diyos, at patuloy na hindi ginagawa ang pinapagawa ng Diyos, impyerno ang pupuntahan. And that is a rebellion. That is disobedience. May tao ba ho ka rito? Basahin niyo yung Matthew 25, bidigan na isang talento, bidigan dalawang talento, bidigan limang talento. Yung isa hindi ginamit kay Lord. So, yung dalawa, tumubo, naging apat, yung lima, naging sampo, yung isa, hindi ginamit ni Lord. Sabi ng Lord, itabon niya sa doon, sa madilim, sa outer darkness, where there will be weeping and gnashing of teeth. Meron daw pag
pagyak at meron daw pagkakalim ng itim. You see? Impyerno ang punta, wala pang reward. Samantalang ayon kay Reverend Park, no, a Korean pastor, kapag ikaw daw ay maraming nadalang kaluluwa, lagi kang nagpipray, lagi kang dumadalo, naglilingkod ka sa Panginoon, nagbibigay ka ng katapatan sa Diyos, ini-overflow ang talento mo sa Panginoon, ang sabi ganoon, meron tayong reward sa langit. Amen po ba? Talampakan natin si Lord. Kaya anong sabi ng Nahum 1:3? The Lord is slow to anger and great in power. Slow to anger. The Lord will not leave the guilty unpunished. Nakikinig pa po ba tayo? Nagnakaw ba ng 1,000,000? Anong kaso mo? Pag nanakaw. Nagnakaw ka ng 5, anong kaso mo? Pag nanakaw. Parehas lang yan. Walang venial sin, walang mortal sin. Huwag mo sabihin, 5 lang naman ang kinupit ko eh. Binili ko ng sincerya yung 5. Ano ka ba naman? 5 lang yun. Binili ko ng sincerya sa tindahan. Ipagnanakaw na yun, pagnanakaw yun. Sapagkat ang hindi iyo, hindi iyo. Tama po ba? Hindi iyo eh. Kaya huwag mo sabihin, 1,000,000 ang ninakaw niya, ikaw 5 lang ninakaw mo, impyerno siya, ikaw hindi. Parehas kayo. Sapagkat nagnakaw kayo, na hindi iyo. Nakikinig po ba tayo? Amen po ba? Anong sabi ganoon sa aklat ng Judas? Yan na, tinan natin. Tinan ninyo. Keep yourselves in God's love as you wait for the mercy of our Lord Jesus Christ to bring you to eternal life. Manatili kayo, sabi ni Judas. Hindi ito si Judas Iscariote. Malamang ito si Judas na kapatid ni Santiago, na kapatid din ni Kristo. Maraming hindi nakakaalam na si Kristo ay maraming kapatid sa laman. Mababasa sa John chapter 7, mababasa sa Mark chapter 6, si Kristo ay maraming kapatid sa laman. Keep yourselves in God's love as you wait for the mercy of our Lord Jesus Christ to bring you to eternal life. Be merciful to those who doubt. Ito ang pinakamaganda, 23. Snatch others from the fire and Satan. Snatch others from the fire and Satan. Ang ganda. Kuhinan mo yan, no? Snatch others from the fire and Satan. Alam mo, paulit-ulit ko na pong tinetext ang mga kapatid natin. Pati ang mga leader na lang sinasabi ko, dalinin nyo ang lahat ng pwede nyo dalin na nagawain. Kung walang pamasahe, sasagutin ng Diyos. Kung kinakailangan sunduin, sasagutin ng Diyos. Aanin mo ang pera kung marami namang pumunta ng impyerno. Nakikinig pa po ba tayo? Gamitin natin ang pera para marami pumasok ng langit. Kaya nga tayo nag-take ng offering eh, para sa pangangailangan ng Diyos at para sa evangelism. Kaya sabi ko sa mga kapatid, dalhin mo ang lahat ng gusto mong dali. Kung walang mamasahe, sabihin mo, sasagutin ng Diyos. Kung kailangan yung sunduin, sunduin kayo. Kung kailangan nyo ng panggas, magpagbibigyan kayo ng panggas. Kung kailangan nyo taxis, itaxin ninyo, babayaran ng Diyos lahat ng sagot ng Diyos yan. Sapagat ang sabi ng Bible, is not others from the fire and Satan. Silang mga patungo ng impyerno, apoy, hilain sila. Alam ko at alam ng Diyos, alam nating lahat, hindi madali ang mag-invite. Hindi madali ang magpalam, hindi madali ang mag-imanginas. Pero kinakailangan natin silang pagtsikahan. At hindi lang basta-basta sila dapat ini-evangelize. Talagang hinihila sila palayo sa apoy. Huwag kang pupunta na, huwag takalot yan. Impyerno pupuntahan mo. Kaya anong sabi ng Bible, tingnan ninyo, be merciful. Kahabagan ninyo, be merciful. Snatch others from the fire. Alam niyo sabihin ng snatch? Yung mga snatcher, yung inaagaw at pag-aari mo nang hindi ka ready. No? No?
nakukuot ka at aware. Ay, hinabulod yung pintas ko guys, si Pastor Ragi. Binigyan siya ng mama niya ng gold. Eh, suot niya yun, hindi niya namalayan, nagpunta siya ng Divisoria, hindi niya nahubad. Kaya alam mo naman yung mga magnanakaw, alam yung gold na namang hindi gold. Tingin lang, alam. Hinabulod ngayon yung pintas ni Pastor Ragi. Oh, sabi niya, nakunok ko yung kwintas ko, yung kwintas ko. Eh, hindi lang gold, hindi lang mahalaga, sentimental value bigay ng mama niya. Mabuti na lang tayo, nung paghablot ng snatcher, yung kwintas na putol, bumagsak dito sa dibdib niya. You see? Ang mga snatcher, anumang pag-aari mo, magugulat ka na lang, hinahablot niya na walang paalam. Amen. Ganito rin ang pag-i-evangelize. I-evangelize mo sila, huwag ka nang magpaalam pa. I-follow up mo na sila, huwag ka nang magpaalam pa. Itayo mo na ang church sa lugar na iyan, huwag ka nang magpaalam pa. Sunduin mo sila, huwag ka nang magpaalam pa. Anong sabihin magpaalam pa? Dumating ka na lang na sila ay nakukong unaware. Oh, ba't nandito ka? Sunduin kita, atin tayo. Hindi mo naman, hindi ka naman nag-text. Kung mag-text ako, lalayas ka. Pagka sabihin ko, magbibisita ako sa'yo, aalis ka. Kung ano-ano ang, kung ano-ano ang aharbisin mo. Hello? Pag sasabihin mo sa'yo, magkatayo tayo ng Diyos sa lugar na ito, kasabihin mo, ay, wala tayong ma-evangelize dito. Ganun eh. Kaya ang sabi ng Bible, it's us! Agawin mo sila. Huwag ka nang magpaalam pa, agawin mo sila. Agawin mo sila sa pagpunta sa impyerno. Agawin mo. Sundin mo, puntahan mo. Itayo mo ang gawain niya. Kaya ganyan siya, nagugulat na lang yung mga kapatid, bigla ako susulpot. Pastor, pastor! Hindi ka pala nang text, bigla kang dumating. Eh kung mag-text ako, umalis ka. At least, nandito ako, hindi ka makakatakas. Diba? Hindi naman lahat ng i-text mo. Kung pupunta ako rin, nadalaw ko sa inyo. Ay, excited kami, Pastor, excited kami. Sige, maghahanda kami, iba hindi. Ang gabi na iba. Ay, hindi pupuntahan mo kami, aalis kami, may bisita kami. Kaya kailangan, dumating ka na lang, nakapot sila, naway. Oh, Pastor, dumating ka! Wala pa lang kami i-handa sa'yo. Eh, hindi naman namin kailangan ng handa eh. Hindi ko kailangan ng handa. Ang kailangan, madala sa langit. Amen? Nakikinig pa ho ba tayo? Paki-ano nyo yan? Paki-guhitan nyo yan? At nakakatawa, no? Sa cellphone, pag nag-download ka ng Bible, yung mga verse pala sa cellphone, pwede mo i-highlight, no? Kaya, pwede mo nang i-highlight. I-highlight mo na yan, no? It's not others from the fire. Agawin mo siya. Ang dami mo punta sa impyerno, agawin mo. Huwag ang papain na hindi sila maagaw. Di ba? Eh si Satanas, nakaagaw din si Satanas eh. Inihila yung mga tao sa kasalanan, sa bisyo. Isipin mo, Sunday na, pati sa Satanas, ginagamit yung eskwelahan. Nasabihin ng mga guru, o Sunday ngayon, may practice tayo. Sunday ngayon, may exam tayo. Sunday ngayon, meron tayong panunuurin. May field tayong panunuurin. Ginagamit ng mga ni Satan ng mga guru. Kaya itong si Christian, hindi atin ng Sunday. Umaawit siya, nagkatampo rin siya. Hindi na siya ang katampo, hindi siya awit. Naka-absent pa siya. Nakikinig pa ba tayo? Kaya alam mo, si J.I. nag-aaral sa Marikina Science. Nung nag-exam siya ng Marikina Science, pinamani-maniilan niya. Pasok siya ng Marikina Science High School. Pero alam mo, Sabado na, Linggo na, kasi Science High School nga naman eh. At ano bang namang klaseng eskwelahan yan? Kung nga lang pag-aaral, Pinanggalo siya ng Marikina Science. Binaligunin ng TFCA para pag Sabado, pag Linggo, libre siya. Nagiginig po mo tayo. Kaya kahit anong hiling niya, binibigay natin eh, at binibigay ng mga kapatid eh. Alam nyo ba na yung upuan ni J.I. eh, si Danik ang bumili niya? Kasi
Kasi tuwan-tuwa siya. Si Jay ay very active kayo kay Lord. Amen! Active ka naman, sobrang active pa. Tuwan-tuwa siya. Nakikinig po ako tayo. Pukupo ang palang eh. Magkano yan? Dali, 3,800 something. Yan palang. Grabe. Hapak mo. Ito lang eh. Ito lang yun, dali. Three thousand eight hundred fifteen. Three thousand eight hundred fifteen. Oh,